Magandang araw mga kapatid. Ako po si Jay para sa Landas ng Pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa 7 kabanata ng Marcos, talata 1 hanggang 23. Sabi dito, kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng isinulat niya. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambay, ginagawa nilang walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Sa mga oras na yan sa ebanghelyo, sinita ng mga Pariseo at mga eskriba si Jesus at ang kanyang mga alagad, sapagkat hindi sila naghugas ng kamay bago sila kumain, tulad nga naman ng iniuutos sa kanila. Tama naman, di ba? Pero bakit nagalit si Jesus? Well, dahil alam ni Jesus na hindi bukal sa puso nila ang kanilang paninita. Ginagawa lamang nila ito para ipakita kung gaano sila kaalam sa batas. Nais lamang nilang ipakita na sila ay mas magagaling kaysa sa mga alagad ni Jesus. Huwag natin kalimutan ang mahalagang utos ng Panginoon. Mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa. Kaya naman kung hindi dito nag-uugat ang mga ginagawa mo sa buhay, wala itong halaga. Ang layunin ng mga Pariseo at mga eskriba ng mga oras na iyon ay hindi nag-uugat sa pagmamahal sa Diyos at sa pagmamahal sa kapwa. Kung kaya naman, alam ni Jesus na sila ay nagpapaimbabaw lamang. Mga kapatid, masunurin ka ba sa mga batas? Masunurin ka ba sa mga utos? Lalo na ng simbahan. Nakakapagsimba ka ba linggo-linggo? Nakakapag-ayuno? Nakakapagbasa ng Biblia? Nakakapag-rosaryo? Nakakapagdasal araw-araw? Congratulations kung oo. Subalit tandaan natin, kung lahat ng ito ay ginagawa natin para lamang ipakita na tayo ay magaling na tagasunod ng simbahan, subalit hindi naman natin ipinamamalas ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa, ang lahat ng ito ay walang halaga. Kaya tayo na at ipakita ang pagmamahal natin sa Diyos at sa ating kapwa sa pamamagitan ng pag-share ng video na ito, dahil alam natin na marami sa ating mga kapatid ang nangangailangan na magpaalalahanan kung gaano sila kamahal ng Diyos. Huwag kalimutang i-like at i-share ito sa lahat ng inyong social media platforms at sama-sama tayong maging boses ng pag-asa. Muli, ako po si Jay. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.